mga balita mula sa lungsod ng Pitunglawa. Mga pabatid mula sa Alcal sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa Linggong ito. 2022 SGLG Award ng Lungsod ng San Pablo, iginawad ng DALG kay Mayor Vicente B. Amante. City Administrator Larry Amante dumalo sa opening ng Anilang Festival 2024. Tupad beneficiaries ng Rizal, Alaminos at San Pablo City, lumagda na sa kontrata. Mayora Jeff Castillo at SPC Local Council of Women namuno sa pagtataas ng watawan. Liga ng Co-op Development Officers sa Pilipinas Palawan Chapter nag-courtesy call kay City Administrator Larry Amante. Mayora Jem Castillo dumalo sa selebrasyon ng 2024 National Women's Month ng Napolcom Calabarzon. Medical personnel at technical staff ng CHO sumailalim sa iClinicsis Orientation Workshop. Bahagi ng SPCGH income gagamitin sa pagbili ng kanilang mga medical supplies. COMELEC Satellite Registration ngayong Marso, inilusad. Magandang araw, Lungsod ng San Pablo. Magandang araw, San Pablenos. Para sa mga balita. 2022 SGLG Award ng Lungsod ng San Pablo, iginawad ng DALG kay Mayor Vicente B. Amante. Para sa mga detalye, narito si Dean Almanza. Bumisita si SBCDILG Officer Maria Alma Barrientos sa tanggapan ni Mayor Vicente B. Amante noong March 8, 2024 upang personal na iabot ang marker ng 2022 Seal of Good Local Governance o SGLG Award na nakamit ng Lungsod ng San Pablo. Ang Seal of Good Local Governance o SGLG ang pinakamataas sa parangal na ibinibigay ng Department of Interior and Local Government sa lahat ng local government units sa buong bansa na pamantayan ng mabuting pamamahala. Ang pagkakamit ng award ng Pamahalaang Lungsod ng San Pablo ay patunay na ang liderato ng butihing punong lungsod ay patuloy na nagbibigay ng mahusay, maayos at progresibong pagsiservisyo para sa mga mamamayan ng Lungsod ng San Pablo. CIO Dean Almanza, Balitang San Pablo. City Administrator Larry Amante dumalo sa opening ng Anilag Festival 2024. Para sa mga detalye, narito si Russell Melano. Dumalo si City Administrator Larry S. Amante sa pagsisimula ng Anilag Festival 2024 noong March 10 na ginanap sa Capitol Grounds, Santa Cruz, Laguna. Pinangunahan ni Governor Ramil Hernandez, Vice Governor Karen Agapay, Laguna SK Federation President Bench Stephen Pelismino at mga punong lungsod at punong bayan ng iba't ibang bayan at munisipalidad ng lalawigan ng Laguna. Nagbigay din ng suporta ang butihing administrador sa ribbon cutting ng pagbubukas ng booth display ng City Tourism Office sa pangunguna ni City Tourism Officer Maria Donalyn Brinas na siyang entry ng Lungsod ng San Pablo para sa booth competition ng nasabing festival. Nakaisa rin sina Department Head Paul Michael Quadra, Assistant City Disaster Risk Reduction and Management Officer Vanessa Reyes at City General Services Officer Marian Belen. Russell Melano, SPC Moscow Society, Balitang San Pablo. Tupad beneficiaries ng Rizal, Alaminos at San Pablo City, lumagda na sa kontrata. Para sa mga detalye, narito si Dave Ramoso. Sumailalim sa isang orientation at contract signing ang 595 tupad beneficiaries o tulong panghanap buhay sa ating displaced o disadvantaged workers mula sa mga bayan ng Rizal, Alaminos at San Pablo City noong March 7 na ginanap sa San Pablo City Central School Gymnasium.
pinangunahan ni Natupad Coordinator Paul Vincent Manuel ng Dole Region 4A, SPC Peso Manager Pedrito Vigueras at Rizal Peso Manager Mauro Esles ang nasabing orientation at contract signing. Ang Tupad program ay sa pagtataguyod ni na Congressman Loreto Amante at sa tulong ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. CIO Dave Ramoso, Balitang San Pablo. Mayora Jem Castillo at SPC Local Council of Women namuno sa pagtataas ng watawan. Para sa mga detalye, narito si Alejandro Sasan. Pinamunuan ni Mayora Jem Castillo at ng mga opisyalis ng San Pablo City Local Council of Women ang programa ng pagtataas ng watawat noong March 11 na ginanap sa harap ng Old Capitol Building kaugnay ng selebrasyon ng National Women's Month ngayong Marso. Bilang pagbibigay papuri sa lahat ng mga kababaihan ay nag-alay ng awitin si Mayora Jem matapos niyang magbigay ng mga mensahe hinggil sa pagsuporta niya at ng pamalang lokal sa mga programang pangkababaihan at mga adhikain na sumusuporta para sa pantay na pagtingin at pag-aangat sa estado ng lahat ng mga kababaihan. Dagdag pa ni Mayora Jem, nabati din ni Mayor Vicente Amante ang kahalagahan ng mga ginagampan ng tungkulin ng mga kababaihan sa lungsod. Nakiisa rin sa programa si Councilor Angie Yang na isa ring leader ng kababaihan sa lungsod. CIO Alejandro Sasan, Balitang San Pablo. Liga ng Co-op Development Officers sa Pilipinas Palawan Chapter nag-courtesy call kay City Administrator Larry Amante. Para sa mga detalye, narito si Sofia Villa. Nag-courtesy call ang mga miyembro at opisyales ng Liga ng Cooperative Development Officers sa Pilipinas, Palawan Chapter, kay City Administrator Larry Amante noong March 6 sa kanyang tanggapan sa San Pablo City Convention Center. Ang grupo ay pinangunahan ni na Flora Mandolado, President, Joel Gomez, Vice President, Noemi Presto, Secretary, Bethel Wade Asag, Treasurer, at sina Romalisa Pataksil, Marilo Gonzalez, Alain Paduga, Janet Juanillo, at Roxanne Estabal. Bumisita sila sa lungsod para sa kanilang benchmarking activity upang makipagpalitan ng mga best co-op practices. Kasama rin ang mga officers at miyembro ng GEMCO sa pangunguna ni na Paul Michael M. Cuadra, GEMCO Chairman at Director Bernardo Perez, City Cooperative Officer Concepcion Villete, Laguna Provincial Co-op Development Officer Edwin Bautista, Supervising Co-op Development Specialist Noli Balboa, at SPCU Chair Lourdes Bravo. Sofia Villa, SPC Mascot Society, Balitang San Pablo. Balitang San Pablo would like to thank the following. Mayora Jem Castillo dumalo sa selebrasyon ng 2024 National Women's Month ng Napolcom Calabarzon. Para sa mga detalye, narito si Chloe Pule. Naging espesyal na panauhin si Mayora Jem Castillo sa paglulunsad at pagdiriwang ng 2024 National Women's Month ng National Police Commission Calabarzon noong March 5 na ginanap sa Camp Vicente Lim, Calamba, Laguna. Nanguna sa programa si Nanapolcom Calabarzon Regional Director Attorney Owen De Luna, Attorney Mia Antoinette Quijano, Technical Services Division Chief Mrs. Marie June Lucas, Advisor of Ladies at May Bahay Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Regional Director ng Pro Calabarzon Administrative Division Chief Maria Mitos Dator at Attorney Joselle Bote. God Focal Person na Polcom Calabarzon, binigyang pagkilala ang natatanging kontribusyon ng mga babaeng kawanin ng Philippine National Police, asawa ng mga pulis na nasawi, survivors sa police operation, at mga kawanin ng Napolcom Force. Chloe Fule, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo.
medical personnel at technical staff ng CHO sumailalim sa iClinicsis Orientation Workshop. Para sa mga detalye, narito si Eman Samar. Sumailalim sa apat na araw na Orientation and Workshop on Integrated Clinic Information System o iClinicsis mula 5 hanggang 8 ng Marso sa Convention Hotel Barangay San Jose ang mga medical doctors, dentists, nurses, midwives, technical staff at encoders ng City Health Office upang matutong gumamit ang mga kawaninang nasabing technology system para mas mapabuti pa ang pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa lungsod ng San Pablo. Sa pakikipagtulungan ni Mayor Vicente V. Amante at sa pagtataguyod ni na Dr. James T. Liho, City Health Officer at Nurse Coordinator Amihan D. Bondad, ay matagumpay na naisagawa ang nasabing workshop. Ito ay sa tulong na rin ng DOH Knowledge Management Information Technology Unit Calabarzon. Eman Samar, SPC Mascom Society, Balitang, San Pablo. Bahagi ng SPCGH income gagamitin sa pagbili ng kanilang mga medical supplies. Para sa mga detalye, narito si Anicel Valencia. Isa sa mahalagang resolusyon na pinagtibay sa 84th regular session ng Sangguniang Panglungsod noong March 4 ay ang pagbibigay pahintulot sa San Pablo City General Hospital na gamitin ang bahagi ng kanilang income mula sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients sa pagbili ng mga drugs at medicines, dental at laboratory supplies, at supplies para sa reverse osmosis ng nasabing pampublikong paggamutan. Pinagtibay na rin ang MOU sa pagitan ng Department of Information and Communications Technology at City Government of San Pablo para sa implementasyon ng education, employment, entrepreneurs, and economic development projects sa lungsod. Barangay budgets ng San Francisco, San Joaquin at Santa Cruz at pagbibigay pagkilala at pagbati kina Congressman Loreto S. Amante, Barangay Secretary Ramon Baron, Mr. Rex Makatangay at Mr. Carl Ivan Canyeza. Isa namang ordinansa ang pinagtibay ukol sa condonation ng imposed interest on the unpaid monthly facility usage fee ng 3B Multiversity Business Ventures sa kanilang paggamit ng San Pablo City's slaughterhouse. Anicel Valencia, SPC Mascom Society, Balita, San Pablo. COMELEC Satellite Registration ngayong Marso, inilunsad. Para sa mga detalye, narito si Joben Carandang. Inilabas ng COMELEC San Pablo ang kanilang schedule of satellite registration from the month of March. Noong March 9 ay naisagawa na sa Barangay Bautista Covered Court ang unang satellite registration para sa mga taga-barangay Atisan, Bautista at San Isidro. Noong March 16 naman ay sa Barangay Hall ng Parkonville Subdivision isinagawa ang voters registration para sa mga taga-barangay San Francisco. At sa darating na March 23 ay sa San Vicente Elementary School gaganapin ang registration para sa taga San Antonio 1, San Antonio 2, San Vicente at Santa Ana. Nagpaalaala rin ng COMELEC San Pablo na habang mayroong nakaschedule na satellite registration ay wala munang sasagawang registration sa San Pablo City Multipurpose Convention Center, Barangay San Jose. Joben Carandang, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. Balitang San Pablo would like to thank the following. Para sa karagdagang impormasyon, ay follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. I-follow din kami sa At Mascom Society SPC o mag-subscribe sa aming YouTube channel at Mascom Society SPC. Ito pa rin ang tagubili ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Blake Amante, kasama si Vice Mayor Justin Colago at ang bumubuo ng Sangguniang Panglungsod. Ganun din ang ating punong administrador Larry S. Amante, serbisyong may hindi, San Pableño ang muli.
Ito ang mga balitang nakalap namin para sa linggo ito. Sa ngalan ni Gali Galicia, ang ating City Information Officer, ito si Paul Nixon Jonglai. At ako naman si Chris Davidson Luwalhati ng SPC Mascom Society. Magandang araw, ito ang Balitang!